minsan ka busy, yung ginagawa mo ba ay nakakatulong sa'yo papalapit sa money goal mo? Good morning guys, this is Coach Vinci. Kamusta kayo? Kumusta kayo? Yun yung bago ko natutunan. Kumusta dapat, hindi kamusta. Or at this season ay pandemic pa rin, meron pa rin crisis. Ito yung isa sa mga pinakamahirap na siguro na pagdadaanan ng buong Pilipinas at maybe buong mundo because it's a crisis. Hindi lang siya financial crisis, health crisis din siya. God has been so good na kahit during this season ay kahit paano nagtatribe tayo. That's why I created this series. Ang tawag ko dito ay Inspiration. Money, tipid tips, tipid hacks, hindi ko pa alam. So, isipan nyo ako kung ano yung magandang pwedeng subtitle nito. Pero, Inspiration. Probably, ito rin kasi yung gagawin kong fourth or fifth book na sinusulat ko ngayon. So, tuupol siya sa pag-handle ng ating mga kaperahan. Again, I'm not the best person. Though I am a licensed financial consultant, pero iba pa rin. Hindi pa rin ako multi-gazillionaire. Pero, somehow, pwede ko ma-share paano namin nagawa na kahit pa paano ay maging komportable yung buhay kahit pandemic. Okay, so mabilis lang naman to. Pero yung tatlong focus na pag-uusapan natin tungkol sa paano mag-handle ng finances ngayong siguro pandemic. Unang-una, first, 3S to ah. Para madali yung matandaan. Una is start creating your financial goal. Baka kasi hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung magkano gusto mong kitain. Hindi amount ang marami. Kasi may napanood ako na training ng isang mentor ko. Sabi niya, magkaroon ka ng piso, dumami na yung pera mo. So you need to set a goal. Magkano yung gusto mong pera para kitain or maging target. Regardless kung pandemic o hindi. Kasi ever since, nagsimula kami na wala kami parang trabaho mag-asawa. Ako kasi hindi ako marunong magtrabaho. Puro negosyo, puro racket lang alam ko. So, pero one thing is for sure. Dahil natutunan ko to, tinuturo to sa lahat ng inspirational in self-help, whatever you may call it, lagi mag-set ka ng goal. So, financial goal. Nag-set ka. Paano mag-set ng goal? Alamin mo muna kung magkano yung living expenses mo. For example, apartment mo, magkano kinakain mo sa araw-araw. Then, magkano yung gusto mong kitain. Kasi, halimbawa, gusto mong kumita ng 30,000, yun yung financial goal mo. Kaya lang, ang living expenses mo, 25,000, so may 5,000 ko lang naiipon. So, paano mo gagawin yun? Paano mo pagkakasahin yun? Gawin mo, kung magkano yung living expenses mo, times 2 mo siya. Para somehow, meron ka naiipon. Nagsimula kami, sa Bulacan pa kami, bagong kasal kami. So, sa living expenses namin sa Bulacan, 15,000 lang bubuhay na kami. So, sabi ko, kumita lang ako ng 30,000 pesos, okay na. Huwag niyong munang lakihan. Pero mag-set kayo ng big goal, pero never forget na meron ka dapat immediate goal. So, 30,000, then na-multiply siya, na-double yung goal, na-triple, then na-times 10 siya. Uy, sana all! Yung income goal na yun, and it's because nagsimula kami sa maliit na realistic pero may big goal kami na tinatawag. So set your financial goal. Kahit pandemic, pero realistic. For example, nawalan ka ng trabaho, ang sahod mo 20,000, edi money goal mo ulit 20,000. Walang masama dun. Walang, hindi nakakaya mag-set ng goal ng maliit. Pero dapat may big goal ka pa rin. Okay, regardless kung ano yung big goal mo na yun, pero kailangan meron kang immediate realistic goal. Pangalawa is set a percentage. Kanina is start creating, ngayon set a percentage of your income. Kahit maliit, kumikita ka ngayon, let's say 10,000, 20,000, 30,000, mag-percentage ka. Sa amin, again, 10% non-negotiable yan. It will go to our tithes and offering or tithes. So percentage, so gumagawa rin kami ng invisible money na tinatawag. 10 pesos na coin na buo yung may chocolate sa gitna, may caramel sa gitna, yun, tinatago na namin yun. Nakakaipon na kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin yun nagagalaw. Plus, may invisible 200 pesos din kami. At hindi pa rin namin alam kung saan namin gagamitin ngayon kasi dapat pang Korea namin yun, nag-pandemic. Set aside the percentage. Kailangan percentage para maging disciplined ka. Again, ang issue kasi ng money, hindi utak. Emotion. Kasi kung pagganahin mo yung utak mo dyan, mag-overcalculate ka, hindi ka makakaipon. So puso, discipline, it's a heart issue. Control mo yun, discipline, percentage, magkano yung isa-set aside mo. Magkano yung sa living expenses mo. Kasi pwedeng mag-adjust pa rin. Naniniwala ako, hindi mo pwedeng sabihin na, paano yung gastos ko? Tandaan mo, nagsimula ka ng mabuhay nang wala ka pang kinikitang pera. Inaabot lang sa'yo, so kaya natin tipirin yan.
So we start small. Kasi kung nasanay ka na 10%, okay, savings, 10% para sa luho. So alam mo na kung saan siya dadalhin. Habang lumalaki siya, lumuluwag sa iyo yung mga bagay na hindi ka nahirapan. And number 3, para ma-compensate yung sinasabi ko na yung percentage, strive ah, pag sumikapan, strive for multiple sources of income. Naniniwala ako na may free time pa ang bawat isa. Ganito yan eh, kung sinasabi mong busy ka, ibabalik ko sa iyo yung tanong, saan ka busy? Yung ginagawa mo ba ay nakakatulong sa'yo, papalapit sa money goal mo, financial goal mo? Pag hindi, maybe it's time for you to let go of that business. Palitan mo. Ako, pag nagtitrain ako ng tao, sinasabi ko, if 2 years or 5 years ka nandun sa ginagawa mo at wala pa rin nangyayari, please, palitan mo yung game plan mo or palitan mo yung goal mo. Or palitan mo yung ginagawa mo para magka-resulta ka. Again, sayang yung oras. Let's number our days so we may gain wisdom. Para hindi nasasayang yung oras. Effort, money, babalikan. Pero yung oras, hindi. Okay, 3 yun. 3 yun na na-share ko sa inyo. Start creating your financial goal. Set aside a percentage of your income para sa mga paggagastusan. At strive for multiple sources of income. For example, nag-work ka. Pwede ka mag-extra. Sabi nga ni Kuya Carlo Ople, if you're working from 7 to 5, work for yourself. I work for other people. But yung 5 to 12 ng gabi, work for yourself. Rumakit ka, dumiskati ka, aral ka photography, aral ka mag-edit. Ako, ang dami kong sources of income. Pero hindi lahat yun malaki. Pero ginagawa ko lang siya pag meron time, pag nakaka-leverage ako. Pero again, hindi ito naging madali. Hindi naman ako nakarating agad. It took me 5 years, 6 years para magkaroon ng multiple sources of income. Kaya I'm really sharing this to you kasi na-inspire lang din ako sa mga pinapanood ko, sa mga binabasa ko. So I'm giving this lesson, this wisdom to you. At alam ko, mararating mo rin. Or mararating din natin yung mga ultimate goals natin. So one step at a time. At sabayan natin ang dasal. Kasi again, naniniwala ako na God is still in control at hindi pa dito matatapos lahat. So again, this is Coach Vinci saying be inspired, stay inspired, be inspiration. Kung meron kang tanong, comment lang below. I'm happy doing this. Sana panoorin nyo, i-like nyo, i-share nyo. At tingnan natin kung saan tayo aabot. Ayan. Basta mo natin ako na. Okay na. So, kitang-kita ko yung pressure. Hello, anong name ni ate? Kimberly ko ng Oppo Megamall. Ayun, sa Megamall loading. Ayun, ganda ng bus mo. Wow, premium. No? Masang premium. So, may kasama siya. Okay. What's that book? Warranty, sir. Tag-isa tayo. Isa sa'yo, isa sa'kin. So, ito yung manual, jelly keys, pag-ito pin. Bago na talaga ang cellphone. Black yan. Ito yung may ano siya, no? Super Bowl. Yeah. Charger, headset. Yeah. Fast charging na siya. Yes po, Super Bowl siya. Yeah. Ngayon, tatry natin yung charger. Wala na, tayong pera. Sali mo na ulit ang kamo. Kasama ko ngayon si Ate Kim from Mega Mall. Sa kanya bumili ng Oppo Reno 5. Ang dami niyang binigay na freebie sa akin. Meron pa akong libre isang kilong bigas. Tapos bumili na rin ako ng tempered glass. Ano tawag ate sa glass na kuya? Ceramic tempered glass. Pagbibili kayo kay Ate Kim, hanapin niyo siya. Nakita lang po ako dito sa SM Mega Mall Oppo Concept Store. Tatag ko yung ano niya, YouTube account niya kasi pinalo niya ako. Thank you po. Thank you rin sa asawa ko. Ayaw niya mag-react. Daming binigay na previous. Ha? Huh? Bente. Bente. Malbo yung cellphone? Maganda yung cellphone mo. Hindi naman ako ang gumastos anak nyo eh. Pabili ka din ng ano, kotse. Joke lang. Ayan, salamat Ate Kim. So, nag-canvas ako kunwari.
Pero ito, ang ganda nito. Sakto, nagpapapayat tayo. Tapos ito, tubig na hindi ko alam kung para saan. Nabili ko na yung cellphone. Happy. Unspeakable joy. Ano mo sasabi mo? Kasad. Ba't kasad? Magbabayad ako. Kaya natin yan. Magbebenta tayo ng laman. Laman ng bahay. Yes,